Okay mga kabonsai, ngayong araw ay repotting naman tayo. At ito yung irerepot natin na puno. Bantigi siya, Pempis acedula. Bali, ito yung training pot niya, langgana na plastic. Diyan ako lagi naglalagay ng materials hanggang ma-establish siya. Tsaka ako palang ilalagay sa bonsai pot. At sasagutin din natin yung mga katanungan doon sa mga nauna kong videos mamaya-maya pag mag-start na tayo. Okay, ito na yung mga gagamitin natin sa pag-repot. Yan yung bonsai pot na rectangular. Then meron siyang butas sa mga sulok. Lalagyan niya ng wire pang secure doon sa ating puno. Then yung dalawang malaking butas sa drainage system. Okay. Tapos dito, ito yung plastic na screen. Ang tatakip natin dito mamaya sa butas. Ayan. Tapos wire cutter, running shears, kasi magbabawas tayo ng dahon after nating mag repot. Then plier, any kind of plier, basta pang ikot sa wire. Tapos ito yung medium nya. Bali, tatlong klase ng sizes ng buhangin yan. Magaspang, sumunod, tapos pino. Kaya tatlo siya na ganyan yung size para sa drainage system niya. Ito yung pangilalim natin, panggitna, pangibabaw. Ginagawa yan para maganda yung drainage system, para kung magdidilig ka, dire-diretso sa ibaba yung tubig. Yung flow ng tubig, diretso doon sa drainage. So ayan, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ang paglalagay. Pero actually, pwede naman yung river sand lang. Tinuro ko lang sa inyo, ituturo ko lang sa inyo kung paano yung paglalagay ng medium sa ating bonsai. Okay. So ayan. Okay mga bonsai, simulan natin yung pag-repot. Bali, ito yung plastic screen. Tatakpan natin yung dalawang butas ng drainage. Tapos isisecure natin siya ng wire. Sukatin lang natin yung kasya na ilalagay para hindi sayang yung wire. Bali, dalawa siya. Okay. Ngayon, dun sa hole, tansyahin lang natin yung haba. Saka natin balaktutin. Ayan din yung isa. So ayan. Pasok natin dito. Tapos doon sa ilalim, buluktutin lang natin ng ganyan.
Yan. Bali secure na siya. Hindi na siya gagalaw. Okay. Ganyan lang kasimple. Next step. Dito naman sa mga hole sa sulok, ilalagay natin yung wire na pan-secure. So, sukatin natin. Ayan. So, ayan, mga kabonsay. Bali, dalawa to. Yun naman sa dalawang sulok. Iyahin lang natin itong sinukat natin. Dalawa. Ngayon, pasok natin dito sa butas. Okay. Dila. That's it. Okay, naka-prepare na yung ating unsecure na alambre. Tapos may takip na rin yung drainage niya. Pwede na nating ilagay yung mga buhangin. Okay, mga kabonsay, tuloy na tayo. Bali, meron tayong comment question dito galing kay Gili Polison. Ano pong gamit na lupa po, sir, pang bonsai? So, Gili, bali hindi lupa kundi buhangin ang ginagamit sa pagtatanim ng bonsai. River sand. O kaya yung buhangin na nabibili sa hardware. S1 sand ang bibilin mo. Huwag yung white sand. Kasi yung S1 na sand, ganito siya. Brownish. Bali, mas maganda tong gamitin kesa sa white sand. Mas may mineral siya. Mas maganda to sa halaman kesa dun sa white sand. Compare mo dun sa white sand. Ngayon, bali, tatlong klase yan, yun yung sinabi natin kanina, yung magaspang, sumunod, tapos yung pino, ito yung papang ilalim natin, tapos pang gitna, tapos pang topsoil. Kasi ito, ginagawa natin, at marami na rin gumagawa nito, na kaya ginagawa naman ito para sa mabilis na pag-drain ng tubig. Pero actually, pwede naman yung river sand lang. Kung sinisipag ka lang, pwede mo siyang bistayin, pang-ilalim mo yung magaspang, tapos ibabaw mo yung pino. Okay? So, isa na natin. Ito yung una nating ilalagay dito sa pot. Lang natin siya.
So ayan. Sunod na natin yung medyo gaspang. Ayan. Okay. Ayan. Okay, after nyan, i-prepare muna natin yung halaman. So, ayan mga kabonsai, ito na yung ating halaman. Tatanggalin na natin doon sa luma niyang training pot. Okay. So, ayan. Para makikita natin, puno na siya ng ugat. Ang gilid niya. Ayan. So, lilinisin natin yung gilid na yan. So ayan mga bonsai, natanggal na natin yung lumang buhangin, yung dati niyang buhangin. Bali magbabawas lang tayo ng konting ugat. Ugat. Okay. So ayan, naka-prepare na siya. Okay, lalagay natin sa paso. Bali yan yung front view niya. Tapos yun ang pino na river sand. So bago natin punuin, ayan, secure muna natin siya ng wire. Yung dalawang kanto, yun ang bali itong wire na ito sa kanto, tsaka itong nasa likod, yun ang pag-aabutin natin para nakayakap siya doon sa puno. Yan. Yan. Tapos ito doon naman sa kabilang side. So next to namang kabila.
Okay. Diba, secure na siya. Okay. So yan, matatag na siya. Tapos mga kabonsai, habang dinadagdagan natin ng leather sand, hanap tayo ng chopstick. O kaya stick lang, tapos patulisin nyo kung wala kayong chopstick. Tapos, ganyan ninyo. Kumbaga, siksikin nyo yung loop, yung buhangin, para mawala yung air pocket. Yung air pocket nya sa loob, sa ilalim. Ganyan lang, tuloy-tuloy lang natin yun hanggang sa mapuno na yung pot ng reversa. Okay, yan na, okay na. So may question pa tayo rito, galing kay Liam C. Salucas. Good morning sir, pag magre-repot ba ng bonsai, river sand pa din yung gagamitin? So Liam C., thanks sa comment. Oo, laging river sand lang, huwag tayo maglalagay ng lupa. Every magre-repot tayo, river sand lang din yung gagamitin natin. Continuous lang yun. Okay mga bonsai, pwede natin siyang diligan. Then after nating madiligan, patuyuin lang natin ng konti. Tapos magbabawas na tayo ng mga dahon para hindi masyadong mahirapan yung mga ugat niya. Makarecover kagad siya. Tapos, hayaan muna natin siya mag-wild na mag-wild para ma-establish na siya sa paso. Then, nang lumaki na rin yung kanyang mga branches. So, okay, magdilig na tayo. Okay. Patuyuin lang natin siya ng konti. Tingnan niyo yung drainage natin. Saglit lang bumababa agad yung tubig. Kahit punong-puno siya ng tubig, matutuyo agad. Dahil doon sa yung pagkakalagay natin ng kanyang mga buhangin. So, ganun lang lagi. Okay. After nating madiligan, tatanggalin na natin yung ibang dahon. Lalo na yung mga nasa loob. Yun. Tanggalin natin yan. Linisin natin yung mga maliliit na dahon na hindi naman natin kailangan yan. Okay, after natin malinisan yung mga dahon sa loob, dito naman tayo sa labas niya. Nagbabawas din tayo ng dahon para mas madali nga makarecover yung ugat. Then, para makarecover agad. Thank you.
bawasin lang natin yung mga haba na. And later on, pagwa-wild din uli natin siya. Yan. Okay mga kabonsai, ito na yung puno na ating ripat. Mga ilang panahon na lang, mas maganda na yan. Kailangan na lang natin patabayin yung mga branches para maging proportion doon sa kanyang puno. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga videos about bonsai. Sana po ay mas marami pang mga Pinoy ang mahilig sa pagbo-bonsai. Okay po, kung may katanungan po o suggestion, makikomment na lang po below. So doon po sa mga hindi po nagsusubscribe, pakisubscribe na lang po please and hit the notification bell para po mapanood nyo yung mga susunod kong video. Maraming salamat. God bless. Thank you.